Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ako po ay bumabati ng napakagandang araw at magandang buhay sa inyong lahat dito sa Amerika at sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. 5 araw na lang at matatapos na natin ang Marso. Welcome po muli sa ating Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at masaya po ako na makasama kayo sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 85 na, Marso 26 na. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig po tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Alam niyo naman po sigurong nasa panglimang libro na tayo na isinulat ni Moises. Ito po ang Deuteronomio. Babasahin po natin sa araw na ito ay 2 chapters, ang chapter 5 and 6. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok, nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na iyon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Dahil natatakot kayo sa apoy at ayaw ninyong umakyat sa bundok, sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinarurusahan ko ang mga nagkakasala sa akin pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos, ayon sa iniutos ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa 7th araw, ang araw ng pamamahinga ay ilaan ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito, pati na ang inyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno at iba pang mga hayop o sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makakapagpahinga rin katulad ninyo ang inyong mga alipin. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay naguutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, ayon sa iniuutos ko sa inyo para mabuhay kayo na matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka o mga asno o alinmang pag-aari niya. Yan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi.
isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang boses mula sa kadiliman habang naglalagablab ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan at ang mga tagapamahala ninyo. At sinabi nila, ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. At narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaring mabuhay ang tao kahit nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ngunit hindi namin ilalagay sa panganib ang buhay namin. Sapagkat kung maririnig namin muli ang boses ng Panginoon na aming Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. May tao bang nanatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy tulad ng ating narinig? Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos, sasabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya dahil pakikinggan namin ito at susundin. Nang marinig ng Panginoon ang sinabi ninyo, nang nakipag-usap kayo sa akin at sinabi niya, narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo at mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Lumakad ka at sabihin sa kanila na bumalik sila sa kanilang mga tolda. Ngunit nagpaiwan ka rito sa akin para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos at tuntunin na ituturo mo sa kanila na kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. Kaya sundin ninyong mabuti ang iniuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ayon sa iniuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na iniuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Jordan. Para kayo at ang mga anak ng mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain. Ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo ay nasa mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupain ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay, ang mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama nyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba.
Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan at mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Gawin niyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon para maging mabuti ang inyong kalagayan at maangkin niyo ang magandang lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Itataboy niya sa inyong harapan ang lahat ng inyong mga kaaway ayon sa kanyang sinabi. Sa darating na panahon, kung nagtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautosan na iniutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng Faraon at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntunin ito at gumalang sa Kanya na ating Diyos para lagi kaming maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyari ngayon. At kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa Kanyang paningin. Sa libro ni Lucas, ating ituloy na basahin ang chapter 7, umpisa natin sa 11 hanggang sa 35. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at mga maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa byuda, "Huwag kang umiyak." Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, "Binata, bumangon ka." Umupo ang patay at nagsalita. At ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, "Inalala tayo ng Diyos, isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta. At kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus." Ang lahat ng pangyayaring iyon ay binalita kay Juan ng mga tagasunod niya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga tagasunod niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin. Kayo na po ba ang inaasahan namin darating o maghihintay pa ba kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, "Pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong po sa inyo kung kayo po ba ang inaasahan namin darating o maghihintay pa ba kami ng iba." Sa mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus na mga may sakit at pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag, kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya, ang nakita at narinig ninyo, nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bini, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Nang makalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita?" "Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin." "Pumunta ba kayo roon upang makita ang isang taong magara ang pananamit?" "Ang mga taong magara ang pananamit at namumuhay sa karangian ay sa palasyo ninyo makikita." "Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba?" "Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa inyo
upang ihanda ang dadaanan mo. Sinabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan, ngunit mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ng mga tao, pati ng mga maniningil ng buwis, ang pinangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos. Dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Pero ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa buhay nila. Dahil hindi sila nagpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, sa anong bagay ko maihahambing ang mga tao ngayon? Kanino ko sila maihahambing tulad? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sinasabi sa kanilang kalaro, tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay pero hindi kayo umiyak. Katulad nila kayo. Dahil pagdating dito ni Juan na nakita ninyong nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinabi ninyo, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita ninyo, kumakain ako at umiinom at sabi ninyo, ang taong yan ay matakaw at lasenggo. At kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganun pa man, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon sa ipinagagawa ng Diyos sa amin. Babasahin na natin ang huling bahagi ng ating binasa ng isang araw at kahapon sa chapter 68. Ang babasahin natin ay mula sa verse 19 hanggang sa 35. Muli, ang salmong ito ay isang awit sa pagtatagumpay. Purihin ang Diyos, ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Ang ating Diyos, ang siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa ating sa kamatayan. Tiyak na babasagin ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway na patuloy sa pagkakasala. Sinabi ng Panginoon, pababalikin ko ang aking mga kaaway mula sa Bashan, pababalikin ko sila mula sa kailaliman ng dagat upang patayin sila at tapak-tapakan ninyo ang kanilang dugo at magsasawa ang inyong mga aso sa paghimod ng kanilang dugo. O Diyos, na hari ng mga hari, nakita ng lahat ang inyong parada ng tagumpay papunta sa inyong templo. Nasa unahan ang mga awit at nasa hulihan ang mga tumutugtog. At sa gitna naman ay mga babaeng tumutugtog ng tamburin. Sumisigaw sila, purihin ang Diyos sa inyong mga pagtitipon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lahi ng Israel. Nauuna ang maliliit na lahi ni Benjamin, kasunod ang mga pinuno ng Juda kasama ang kanilang lahi. At sinusundan ang mga pinuno ng Sebulun at Naphtali. O Diyos, ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan, katulad ng ginawa ninyo sa amin noon. Dahil ang inyong templo sa Jerusalem, magkakaloob ng mga regalo ang mga pari para sa inyo. Sawayin niyo ang bansang kaaway na parang mabagsik na hayop sa talahiban, pati na rin ang mga taong tila mga torong kasama ng mga guya, hanggang sa sila'y sumuko at maghandog ng kanilang mga pilak sa inyo. Ikalat nyo ang mga taong natutuwa kapag may digmaan. Magpapasakop ang mga taga-Ehipto sa inyo. Ang mga taga-Ethiopia ang magmamadaling magbigay ng kaloob sa inyo. Umawit kayo sa Diyos, kayong mga mamamayan ng mga kaharian ng mundo. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na naglalakbay sa kalangitan mula pa ng pasimula. Pakinggan ninyo ang kanyang dumadagundong na tinig. Ipahayag ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na nag-ahari sa buong Israel. Ang kalangitan ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga ang Diyos ng Israel habang siya'y lumalabas sa kanyang banal na tahanan. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ng kanyang mga mamamayan. Purihin ang Diyos. Sa Kawikaan, ating babasahin ngayon ang katuloy ng chapter 11. Ito ay ang verse 29.
ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Hallelujah! Muli na naman nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan sa atin upang maging mas malinaw ang ating direksyon sa ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga questions, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat po muli. Ako po si Silver at magkikita-kita tayo dito mong kasmili. Bye!